Iningal ka din na. STI Olympian. Puro S eh. Oh, siyempre pag S, labas yung hangin. Kaya naihingal tayo dun eh. Shoutout kay Emaline! Na kanina pa niyan din. Cuesta Arcillas. Oh. And shoutout po sa inyo. Tapos guys, by the way, meron tayong giveaway. Share yung stream natin. Don't forget to type exclamation notify sa mga nanalo naman. Paka-check na lang po yung mga message requests nyo. And fill up nyo na agad kasi ito yung last day ng pag-request natin ng budget. So, sayang naman kung hindi pa kayo makasama. Next month nyo na yung makukuha if ever. So, this time, this is the game number 2 ng Smite Esports versus STI Olympians. Sa tenta na first ban na Terizla dito, okay lang, tama para wala naman ulit. Pero Cho, binan din dito ng Smite. Your team is banned. STI at Smite dito. Cho naman para sa STI ang kanilang binan. Crop, inalis na din for the zone out capability. Okay lang para pagdating sa rotation patas, walang maulit, walang madaya. Diba, pagkada early stage ng game. At yun, binan nila. Your team is picking. Okay naman ka dyan, naglalag ka. So inopen, pwedeng bait dito for the STI Olympians, hindi sila nagba na Esmeralda or kada ng Harit kasi pwede nilang kuharin if ever kung ibibigay nila si Kimi. Your pero may Kufra pa actually, picking. May Kufra pa for the STI Olympians. Malaking bagay si Kufra, kailangan lang talaga ng magandang positioning kung sino ang kanyang matadali. Ito yung ano, ayan. Ayan, ganyan dapat. Esmeralda. Your team or pwedeng inuna nila yung Esme, tapos kumuha sila ng Kufra, mga ganon. Kasi hindi naman na mag-haharit ito. Kasi it's going to be Tom, a start Luna. Sa Smite Esports. Kung mag-haharit pa sila doon yung Esmeralda ng kalaban, di ba? So, tingnan natin for the STI. Oh, Lunox. Si Lunox, bago to. I mean, si Lunox, hindi na siya masyado nagagamit, pero nandun pa rin yung damage. Kufra. Kailangan lang talaga maging maganda yung setup banning ng tank niya. Pero Kufra, yung mga binabanggit natin ng mga heroes napupunta sa STI Olympian. So, for the Smite Esports, kailangan na may pang-counter sila dito. Mm-hmm. This time, ang ban nila dapat, Granger. Ay, sayang. Your team Granger is carry, banning. Ganun. Mm-hmm. Para ma-rechecken na lang. Or anong hero pinakaayon nilang kalaban? Siguro, Leo. Pwede ito mag-clot doon. Banclod, tas get ng ano, Adigi. Pwede, your pwede team oh is picking. Malaking bagay nga naman si Digi. Pagka may Kimi, lalo na, di ba? Pwede. So, trade na lang ng Marksman. So, kunin na nila agad kung anong gusto nila. Cedar Granger, Carry Claude, bili sila dun sa tatlong yun. Si Rafaela. Rafaela. Okay, kanila na lang your yung tira. Your team is picking. Okay to, Rafa. Okay, oh, may Esme. Goods dito si Esmeralda. Oh, ayun, sinabayan sila ng SS. Minotaur. So, dito for this Smite Esports, actually, maganda din talaga yung performance ng Minotaur kanina. Your team so, is picking. So, ang kinagandahan dito for this Smite Esports, meron silang Estes na kayang isustain yung Esmeralda tsaka Harit. Kasi kahapon... Estes sa Rafaela. Para sa Esmeralda at Harit. Hindi, si Smite Esports. Ah, si kaya niya i-sustain si Esmeralda at Harit. Yung damage na ipoprovide. Oh, oh. Kasi ano siya, pa isa-isang bawas, depende sa tama na skill. Kahapon kasi, may nakita tayong Estes pick, pero Gourd tsaka Bushon. So, burst, super burst. Burst. Kaya hindi na counter ng Estes. So, good tong Estes para counter dito sa dalawa. Pwede, pwede. At least, kumbaga, mas burst ang heal ko. Mm. I mean, good sustain ang kaya kong i-provide para sa aking mga campaign. Knowing na may Minotaur at Thamus na napakunat na. So, paano mo papatayin niya ngayon dalawang yan? Tapos may kasama pang Estes, di ba? Pero, for a trade dito, last pick nga pala for Olympians is a Dairoth. Eh, very unusual. Bihirang-bihirang makita to. Okay to pag sa damage output. Pero ang problema dito, ang dalit lang din takasa kasi ni Dairoth. Oo, oh, tsaka maikli, parang maikli yung BS ni Dairoth. Oo, oh, parang kahit... Ang sige, ikli ng Air of Effect. May kipag-microhan ako sa'yo at pag matatalo na ako, tatakasan kita. Wala ka namang panghabol, di ba? Parang ano to eh, parang Roger, sabi natin Roger. Parang ganun na, sige, mga ngalmot ka, pero pagka mapapatay mo, natatakbohan ka lang yan, na-flicker out, tas wala na, di ba? Parang sayang ang damage output na i-provide mo. Pero ito isang mabilis na recap tayo for the Smite Esports. We have your Minotaur para kay Toyo, Lunox para kay 4Kimi, kay X-Lift, Estes para kay Mothams naman para kay Kelro. Ito naman para sa STI Olympians, Harin ang kukuhanin ni Kirito. Secret naman para sa Esmeralda Chico para sa Kuta, Kyro on the Dairoth, and Oh My YB para sa Rafaela. All troops deployed. So, uso talaga ngayon yung offlane Esmeralda kasi may kita din natin yan sa SGT Omega. Yung play nila, si Toshino yung nag-offlane Esmeralda. So, si Secret, kilala natin siya na marksman and offlane talaga yung lane. So, makikita tayo ng offlane Esmeralda for the STI Olympians under sa usage ni Secret.
Pose. Ang nakaganda naman sa SCG, may slow eh. Pero yun nga lang. Sinalubong ka sila. Oh, yari. Request backup! Pero yun nga lang, wala pa naman dami. Ayun! Yari, patay itong Q-Pose. Oh, hindi may flicker. Uy, flicker na sila lahat. So, bago yun, bagong rotation actually for Smite Esports, nagkita agad yung apat kasi nga lang dito Cairo for the backup lang din, free hit for Xlip dito. Yun yung kinagandahan of having Akini early part of the game kasi continuous yung hit pero na agad damage. Mapa naka-energy transformation man o hindi. Oo. Ano na ako merong? Kung naka-energy transformation man o hindi. Oo. Okay. At ang bottom lane dito, I mean, maganda ako, maganda. No? Sa pool doon, dalawa sa mid, dalawa sa bottom, cut, tapos sabay sa lubong. Oo, so bago na naman yun. Bagong variety na naman ng rotation. So, kuha natin score for this match. First blood nakuha na Smite Esports. 1 minute and 30 seconds into our game time. So, maagaga ang invade dito ng Smite Esports. Meron pa sila ulit, dalawang blue buff. Meron pa silang dalawang blue buff. Pero syempre, hindi mo nung agad kukunin yan. Focus mo sa crab para i-maximize na nila. Tapos, total, masyado namang malalim siguro. I-invade pa ito ng STA Olympians with that of 2 minutes game time. Pero ito, nagkakita si Toyo against 3, 4, na nga, 4 na nga si Kirito, hindi pa lumalabas. Ayun. So, here for the Smite Esports, grabe din yung damage. Tsaka nasusustain kasi mismo ni Lunox yung pwedeng ibawas sa kanya. So, Cairo dito, na-zone out lang din. Isang Kimi na palitang umuwi. So, at level 4 na dito. Actually, at level 5 na yung isang Lunox. For the Smite Esports, gamit na gamit ang mga Rome mask or wooden mask for this match. And the early part kasi nakalamang agad dito yung Smite Esports pagdating sa pagkapatay. Solved na agad sila dito. Swerte na. Pero, oy, 3-on-1 yari kaya tatoyo. Pero may backup yun. Buti lang SS dumating yan. Ang hirap patayin yan. Nino, SS na ako. Parang super heal. Super heal. Grabe, balat kalabaw ka ng tunay dyan. Ako po, hirap niyan. Pero, ito na. Objective kagad for the Smite Esports. Okay din naman, pero gustong contest, di na lang tutuloy. Kiko, yun, turtle has been taken by Esmeralda. The Lunox actually using the retribution. Pero ito, 2 minutes and 49 seconds into our game time. More on objectives pa lang din. Ang pinapakita dito ng Smite Esports, may kita natin na hindi din sila ganun ka-aggressive. Knowing na ang kanilang pang-set lang is Dominator for this match. Mahirap na masahin if ever so. Pero Cairo dito, gaya na sinasabi natin, napilita na agad mag-flicker gamit ng Dyrot. Another invade na naman yata. Pero under the turret, Kelna would get a kill. Napatay niya dito si Dyrot. Falling Starmon para kay Seedland. Eto na, medyo out of position ang ating Minotaur. Pero no one's Yuri. Got it for. Eto na, ang damage ni Kuya Four. Nakapatay pa nga ng isa. And then, another heal coming from the Estes with a double kill as well para sa Lunox ng Smite Esports. Gusto pa nga yata napakalalim na at lahat ng buff kukuhanin nila. Kung andun yung Kimi, ubus lahat. Okay, nasa top lang din kasi yung Kimi. Pero ganda na pinapakita ng Smite Esports na talagang kakaiba. Ito mga gusto kong nakikita ng amateur team na nagpapakilala na sino ba kami. Ito kami. Hindi kami magpapa-intimidate basta-basta sa inyo at ang ganda na pinapakita nila supposedly. Nako, akala ko mahihirapan sila. Pero sa bagay, I think STI Olympians for their draft, okay na yung Esme Harit eh. Pero siguro yung D-Rock pa ang ipinilit nandito. If they can get a Granger, sana yun nalang kinuha. Para Claude, para kay Secret Claude, di ba? Oo, si Secret Marksman talaga siya. So, sa akin dito eh, kita nyo naman for the D-Rock din talaga sa bottom lane. Na-ego siya pagdating sa Tamut kasi pare sila mili pero mas mataas yung balik buhay capacity ng isang Tams. So talaga siya dito. Parang gagangster rin lang. Eh kung ako nga dito, kung ako dito sa Kimi nga, kaya nga solo kill na Kimi kasi kung tutusin, basta may sprint lang. Diba? Kasi hindi makakapalag yung direct yan hanggang one mode na lang kung ganun lang din. So para ito na, naupo. Napakakunat ni Kuya Kelra dito pero binomag Fury Chico out of position na natin nagubos ka rin bouncing mo na kanyang baka dito walang flicker sila natin kung makakatakas ba pero dive in para kay Toyo daw sabi napakalalim yan Esmeralda nakatago lang din sa bush so magdi-disengage na lang din dito ang ating both teams for the clash ang nangyari dito X-Leaf just doing the objectives 7% na dagdag pinaghirapan mo parang yung ano ka-team mo na nagbabuff ka, pero dadaan lang, tapos retribution. Oo, no. Yung ano, pag nag-rank game, kaya yung napadaan, tapos retrieve. Grabing gangster. Sakit sa loob nun. Ramdam ko yun. Sakit sa loob nun. Yung mga ganung ano. Pinaghirapan mo, iba'y kukuha. Tapos sa malupit dun, hindi siya nakabawas. Nag-retrieve lang talaga siya. Napadaan lang, no? Oo. Retrieve pa yung inukuha mo, tapos body kaya crab coin. Sa club nun, pagpunta. Tapos pag sobrang gigil mo, AFK ako pag inulit mo pa yan. Tapos uulitin ulit.
Tapos wala na. Tapos wala na. Bad trip ka na, sila na yung group mo. Oo, no. Medyo, kung ako, siguro kung ako yung Kimi, napakarot ulo na lang din ako. Sino yung pinaghirapan mo, napunta sa iba? Sa club nun, grabe. Oops. Nako po, dito Chico, medyo malalalim na naman habang nangyayari yun. Yung mga backup naman niya ang pwedeng i-zone out dito. Kaya sinabi namin, you know, once Yuri Chico dito nakuha na nga, kaya dito may iisa pa yata Zaman Force sa kanyang gagamitin para makatakas agad-agad. So for napakalalim. Ginamit ng pantakas ang kanyang light side. Wala nga, kanyang ulti doon for a light side. 6-1 ang score. Ganda, dominante this time mga Smite Esports. Kimi din naman kasi hindi nag-play pero magaling sa draft pick ang Smite Esports sa Autodosen. Talagang aral na aral nila. Ako gusto kong makilala at makita pa ang Smite Esports sa mga darating pang tournament. Parang mala dream high lang. Wala, diba? Kasi SD Olympians, sanay na talaga yan sa ano eh. Kung maga meron na rin silang talagang na-establish na pangalan. Kilala na sila at I think parang practice ground lang tong ginagawa nga ng STI. Parang nagpe-prepare sila sa isang tournament na parating para sa anong sinalihan nila. Pero hindi ito yon. Kasi hindi ganito ka, hindi ganito ang ipapakita ng STI. Turtle sa resurrecting soon. So here to, second buhay na rin ang turtle. Last turtle for this match. So kanina ko nakita nyo na agaw ni Esmeralda. This time marag may kasama na si Kimi. So na-secure dito ng Smite Esports. Okay na. Hindi na naagaw. Item check direct. Parang check kakabuo pa lang nung ano, harit nung Calamity Reaper. First core item. First item pa lang niya. Grabe. So, first item pala ng harit. Pero mukhang gusto na agad tapusin naman dito for the Smite Esports. Maaga-aga. Pero sa bagay yung Kimi ha, wala pa rin mang ding item halos. Pa-Blade of Despair pa lang. Pero kung makikita nyo, ang farm dito ng core ng SKI Olympians, eh halos kapantay lang yung farm mismo ng mga tankers ng Smite Esports. So pag damage-wise, eh kaya na nilang pagitin ang kahit sino na player dito actually for a Smite Esports. Second, tier turret, nasira na rin. Cursed Helmet ang pinag-uditin niya. Chico, pero napakasakit. Tingnan natin with the flicker, mga cancel out. Baka dito, tingnan natin. Napatay si Toyo daw, sabi. Chico, mag-flicker tayo ang stage. Kasi walang sasamahan. Cairo, akala makaka-first. Kaso patay pa rin dito sa kamay ni Lip. So, under na ng ilang Tori to Kelra. Just zoning out the players of SCI Olympians. Diving mga at unstoppable. Para dito sa Lunox X. Rit, will get a kill. So, tatlong turret yung ina-undera nila. Ayaw, hindi nga nila pinapansin yung Tori. Ayaw nilang basagin. Gusto nila pumatay. Kakaiba din. Pero ito, pasok lang din naman dito si Esmeralda. Makakuha ba ng isa? Hindi. Napatay siya dito secret. Ah, nagpalit-palit sila ng rune yata dito. If I'm not mistaken. Pero ito na. Rekta na kagad. Ocho diretso. Smite sa pagkapanalo. Pero yun nga lang, si Kelra. Ayun, sa likod banda. Sumirada. And that being said, Smite Esports will go to our grand finals. Congratulations, Smite Esports! Victory! At dun nagtatapos ang kwento naman ng SKI. Pero ito tayo, please